separation from the United States. America has lost me. And when I realign myself in your ideological flow, and maybe I will also go to Russia to talk to Putin and tell him that there are three of us against the world: China, Philippines, and Russia. It's the only way. Na po siya sa Zoom ngayon. Partner, magandang gabi! Yes, partner, magandang gabi sa lahat na sumusubaybay sa usapang mataas. Nandidinig mo ako, partner? Yes, loud and clear, partner. And of course, saya, partner. Good evening. Magandang gabi. Yan. Okay, uh-oh. Yun nga, partner. Binabangkit ko nga kanina patungkol dun sa naging reaksyon ni Davao First District Representative Paulo Duterte sa mga kumikwestiyon kay VP Sara na kung bakit parang wala atang rito kibo o walang posisyon o hindi nagpapalabas ng statement kaugnay nga rito sa mga nangyayaring pambubuli sa ginagawang resupply mission ng ating mga Philippine Coast Guard dyan sa West Philippine Sea. Ginagawang pambubuli ng Chinese Coast Guard. Anong komento, partner? Okay. Ang sabi ni Congressman Kibuloy. Naging congressman na si Kibuloy. Ayan, ang sabi ni Congressman Paulo, it is not the job of the Vice President or the Secretary of the Department of Education to demonize China or any country for that matter. We can see this task in your assignment. Kasi sabi niya, the action of the Chinese Davao City First District Representative Paulo Duterte set questions on the actions of Chinese vessels and the waterway should be directed to the architects of foreign policy, referring to the Secretary of National Defense and the Secretary of Foreign Affairs. Trabaho daw nila yon. At hindi yan, partner, sa nasabi nga niya, kasama sa trabaho ng pangalawang pangulo at secretary ng Department of Education. Okay. Yan, yun ang sagot niya. Yun ang kanyang sinasabi. Ay, nako, partner. Napapasalamat naman ako. Sino yan? Si Congressman Paulo? Si Kong Paulo Duterte. Kapatid si ng Kong ating Paulo. Paulo. Hindi Kong Kibuloy, diba? Mali yun na. si Pastor yun. Si Pastor siya. Buti naman siya nakapagsalita. Diba? At least meron siyang mensahe. Diba? Si VP Sara, hanggang ngayon wala pa rin mensahe. Kasi, diba? Hindi nga daw trabaho yun pa. Hindi kasama sa sa kanyang mandate. Pala niya yung trabaho. So, bilang isang political leader, wala man lang sa say, hindi naman kailangan na siya maging trabaho niya . Di ba? Hindi naman kailangan na siya maging Secretary of Defense. Di ba? Para siya ay magkaroon ng concern sa Pilipinas. Hindi na may order ang sheriff na hindi. Ah, sheriff. Hindi po kita proteksyon na lang namo. So, dito lang ba ipinapakita ni VP Sara ang tapang niya sa mga taong mas maliit sa kanya? Na kahit na nagpapatupad lamang yung sheriff ng desisyon ng korte, kinontra mo pa. Yung tapang na yan ang kailangan natin, sana, sa pagtuligsa sa karahasan ng China. Pero hindi mo na yata mailabas yan sa ngayon. Mahirap pamunuan ang isang bansang watak-watak kung ikaw ay walang paninindigan sa mga issues of national interest.
kailanman hindi mo ito mapagkakaisa. Kung ikaw ay nasa pwesto dahil isinusulong mo lamang ang iyong personal interest at interest ng ilang nagtataguyod sa iyo, hindi mo matatanaw ang pag-unlad ng bayan sa ilalim ng iyong pamumuno sa bayan na nagtitiwala sa iyo ng lubos. Bagkus, paghihirap at patuloy na pagkakawatak-watak ng bansa ang magiging bunga ng isang pamumuno ng walang paninindigan. At may tandaan natin, yung ibang mga bansa, yung ibang mga foreign na leaders ng ibang bansa, nagpakita ng concern. Ibang bansa, banyaga, hindi Vice President ng Pilipinas, nagbigay ng mensahe pabor sa Pilipinas at kinukundina ang kaharasang ginagawa ng China sa atin. Siya, Vice President pa man din, walang salita, walang makikitang anumang concern. Tapos sinasabihin ng kanyang kapatid, congressman pa man din, na hindi niya trabaho. So ano gagawin? Wala lang, pikit mata? Bakit? Dahil sinimula ng kanyang ama? Yung allegedly pagbebenta ng bansa? Sa pagbibigay ng kung ano-anong pabor sa China? I cannot go there even to bring the Coast Guard to drive them away. China also claims the property and he is in possession. Hindi ba niya alam na mayroon ng arbitral ruling dito? At ito ay pabor sa atin? At ang sinasabing kiniklaim ng China ay talagang sa Pilipinas? Alam niyang may desisyon. Pero anong sabi niya? Hindi ba ito ay just a piece of paper at pwedeng itapon sa wastebasket? Yan ang problema. Ipadala ko yung Marines ko to drive away the Chinese fishermen. I guarantee you, not one of them will come home alive. When she says I will fish, who can prevent him? And sabi ko naman, we will fish because we claim it. And sabi ko, please allow, because before that, they were driving away our fishermen. Di ba inaabog nila? Kaya sabi ko, do not drive them away because the Filipinos are of the belief that they are also claim it. Because there are already guided missiles in that island. And the fastest that they have installed there can reach Manila in 7 minutes. You want war? Eh, nasana yung matapang na salitang, if you destroy my country, I will kill you. Para saan ito? Get out of my city if you're doing drugs or other crimes. Because if you don't, I'll kill you. It is never wrong for a president to say that. Para sa mga maliliit na mga kababayan natin, na napagbibintangang involved sa illegal na droga? Hanggang doon lang ba ang mga salitang ito ni dating Pangulong Duterte? At minsan pang ninais na maging probinsya ang Pilipinas ng China? Yun ba yung dahilan kaya wala silang say? Diba? Ano ba ang concern ang gusto niyo ipakita? Lahat naman yata ng mga pro-China. Kung pro-China man sila, eh wala talagang say sa nangyayari ngayon. Di ba? Kahit nga sinabi natin kagabi, pwede hinahanap natin si Senator Robin Padilla eh. Mm-hmm. Wala rin eh. Di ba? Hindi ko alam kung meron ang sinabi si Senator Bato, si Senator Bongo. Niyan dati Pangulong Duterte, wala tayong nadidinig. Buti pa si Atty. Harry Roque. Umamin. Na may secret na ginawa si Pangulong Duterte, May agreement pala, partner. No? Doon pa lang, sige, doon natin simulan. Secret bill, di ba? With China, tungkol sa hindi pagdadala ng building materials. Ikaw bilang anak, tatay mo yung concern. Wala kang say? Mm-hmm. Wala kayong say? Bakit hindi niya i-deny? Yung sinabi ni Atty. Harry Roque, friendship naman kayo, di ba? VP Sara ni Atty. Harry Roque. Anong say mo? Totoo ba o hindi sinasabi ni Atty. Harry Roque? Bakit ganun? Porkit ano ba? Porkit hindi ka Secretary ng Defense? Wala ka ng say? Bakit, partner?
sa lahat ng okasyon ng China. May pabati si VP Sara. Fei Shang, Gao Xing, Qi, Xi Xiang, Zhuanghu, Guo Jia, Zhu Xi, Xi Jinping, Zhuanghu Zhu, Fei Lupin, Tashir, Huang Xilian, Ho, Chuanti, Zhuanghu, Gong Min, Jiri Rali, Jing Zhu, Zhonghua Renmin, Gong Hu Guo, Shang Li, Qi Shirsan, Chuan Yan. Zhu Chuanti, Zhuanghu Ren, Guo Qing Kuaila. Happy National Day to the People's Republic of China. Xie xie da jia. Guo zi ren min ta ju le. Zhonghu ren min. Gong hu guo zai guo zhu. Qi shi zi nian jian zi. Bie shi zai jing qi ta ju le. Min shan han rong fa min. Qu zi lan jin ren ta chan. Zhuo e xian zhu ta qin. Gu wu. Shen Xin Wei Dai Qin Xin Yan Chen Hui Chen Chang Chang Kuo Ze Shi Su Fa Chen Ha Chen Zhen Shen Zi Shi Mi Fei Chong Qin Shu Shuang Yan Huan Xi Wu Shi Chong Yan Qi Yong Yang Yan Shi Jian Da Guo Wen Xi Wang Guo Wen Jian Jian Zang Kuo Bang Guan Xin Ce. Obligasyon niya ba yung bumati? In Mandarin pa man din? Parang hindi rin naman yata. Kung hindi ka magsasalita about China, huwag ka na magsalita at all. Kahit medyo mahirap talaga, nahihirapan siya. Ano to partner, no? Bigkasin yung mga salita. Pero talagang effort na effort, no? Sa ginagawa niyang pagbati in Mandarin. Tama ka, di ba? Effort mag-Mandarin To please China. Hey to everyone. I convey my warmest wishes for a joyous and prosperous Lunar New Year to all, celebrating around the world, including our vibrant Filipino-Chinese communities and Chinese nationals in the Philippines. Congratulations to Ambassador Huang Xilian and his team for organizing the embassy's celebration. May the Year of the Dragon, marked by its powerful symbol of strength and renewal, bring us all good health, success, and renewed hope. As we embark on this new cycle, let us seize the opportunity to strengthen our bonds, promote understanding, and work together towards a harmonious future for all. Mabuhay! Xin Yan Kuai La! Nong Li, Xin Yan Kuai La! And now, ano nangyayari ngayon sa atin? Di ba? Tapos, wakasay? Tapos, pagtatanggol ka pa ng congressman na kapatid mo, na nakapagsalita, ikaw hindi pa rin. Tapos sasabihin, hindi mo trabaho. Eh ano na lang gagawin mo? Itong pagbibigay ng magandang mensahe doon sa basketball player, mas mahalaga ba kesa sa issue ng China? Nagpaabot ng liham si Vice Presidente Sara Duterte para sa dating Jose Rizal University player na si John Amores. Nagpabalik si Dex Agustini. Sa kabila ng samot-saring kaso at problema kinakaharap ng former GRU Heavy Bombers player na si John Amores, hindi niya inakalang isang liham ang kanyang matatanggap mula kay Vice President Sara Duterte.
Sa isang picture na ipinost ni Amores sa kanyang social media account, ipinakita niya ang liham na ipinadala sa kanya ni Vice Presidente. Ayon sa kanya, ikinagagalak niya na makakuha na ganitong klaseng suporta mula kay Duterte. Ibinahagi rin ni Amores ang tila isang excerpt mula sa nasabing liham. Pinaalalahanan nito si Amores na mas pagtuunan ng pansin ang mga aral na kanya napulot kesa ang epekto ng mga mapait na pangyayari na ibinulot ito sa kanya. Idiniin din ni Amores na ipapaframe niya ito bilang paalala na sa kabila ng lahat ng pambubatikos na kanya natatanggap mula sa mga tao, ay may isang tao na magpapaalala na siya ay mahalaga. Matatandaan na nasangkot si Amores sa nangyaring insidente sa NCAA matapos niyang suntukin ng ilan sa mga players ng College of St. Benilde. Mula sa indefinite suspension, ay tuloy na rin tinanggal ng Jose Rizal University ang 23-year-old player sa kanilang sports program. Naharap rin si Amores sa mga kasong isinampas sa kanya ng CSB players na si Jimboy Pasturan at Tane Davies, maging kay Mark Belmonte mula sa UP Fighting Maroons na nakaalita niya rin noon sa Universities and Colleges Basketball League o UCBL. Dex Agustini, PTV Sports. Yung personal issue ni Pastor Kiboloy patungkol sa kanyang mga kaso, mas mahalaga rin ba kaysa sa pambubuli ng China sa Pilipinas? Kababayan, ako po ay nakikiisa sa panawagan ng pagpapairal ng batas at katarungan sa hinaharap na isyu ni Pastor Apollo Kiboloy at ng Sunshine Media Network Incorporated. Sa mga ginagawang pagdinig ay tila pinatawan na ng guilty verdict si Pastor Kiboloy kahit na nakabatay lamang ang pagdinig na ito sa mga paratang ng mga testigo na nagkukubli ng kanilang katauhan at hindi mapatunayan ang kredibilidad. Marami sa atin ang naniniwala na ang dinaranas ngayon ni Pastor Kiboloy ay isang pandarahas at hindi patas. Bukod sa hearing na walang pinatutunguhan, ay kabilang rin dito ang indefinite suspension ng broadcasting network na SMNI na isang issue ng media freedom. Hindi biro ang mga pangyayari at paratang na ganito. Nararapat lamang na babigyan ng patas na laban at sa tamang korte. Ika nga sa Mateo chapter 5 verses 11 to 12. Pinagpala ang mga nilalait at inuusig ng mga tao at pinaparatangan ng lahat ng uri ng kasamaan na pawang kasinungalingan ng dahil sa akin. Magsaya kayo at maggalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Alalahanin ninyong inuusig din ang mga propetang nauna sa inyo. Sana po ay maging gabay natin ang mga bersikulong ito patungo sa kaginhawaan at mabigyan tayo ng tibay ng loob sa pagharap sa mga pagsubok, pagtitiis, at pag-uusig ngayon. Lagi po tayong manalangin para sa hustisya at katotohanan. Justice and the truth cannot be achieved in trial by publicity, but by a day in court. Marami naman nga tangkabang trabaho na hindi mo dapat tinatrabaho. Diba? No. Pero so, yung binabanggit mo, partner, ano yung... Kasi... Nilinaw ni Attorney Harry Roque yung agreement which called for Philippines to refrain from constructing and repairing installation in the area was non-binding and could not apply during President Ferdinand Marcos' tenure. Una-una, partner, ay sabihin ito ni Attorney Harry Roque na may deal with President, dating Pangulong Duterte. Hindi talaga magiging binding yan. Hindi binding yan kung gusto niya maging binding yan sa panahon ni Pangulong Duterte. But not now. Ibang sasunin natin. Alam mo naman, sundin pa natin kung ano yung gusto ni Pangulong Duterte para sa China. Diba? Meron tayong bagong Pangulo. Meron tayong bagong polisiya tungkol dyan. On the first part of the question, we have not rejected any proposals that China has made to us. But the premise is something that we question. And that premise that China has made is that their territory follows what is now described as a 10-dash line. This is not recognized by any country, any international body, certainly not by the Philippines. Our baselines have been well established for years now. We have the economic zone that China has already intruded upon. And
until that premise that China has made in terms of all its discussions with the Philippines, then it's very difficult to see a way forward, because it is, for myself, for example, as I always explain, when I took office, I took an oath to defend and support the Constitution of the Philippines. The first article of the Constitution of the Philippines is the article that describes and defines the territorial area, maritime and land-based territory of the Philippines. And it is my duty, I have no choice but to defend that, and we will continue to do that. Okay. Sige. Partner, batin ko lang muna bago kung parang sa Sige, partner. File. Si Angela Gonzaga, partner, kasi babasa ko yung iba. Si Universe, si Terry Sin, Aitin, Jojen, Popsicorn, Leo Panty. Nabati mo na ba ito kanina, partner? Yes, partner, oo. Lahat. Wala pa ako. Diba? Okay, si Jose Rizal X, Isa Sigo, Asham. Okay, sa partner, paano? Okay. Thank you ulit, si Freddy Arago. Salamat sa pamilya niya. Hanggang sa susunod na Lunes. Nagkita't magkadinigan tayo. Uy, mag-ano po tayo ha? Mag-isip-isip po tayo kung ano mga dapat natin mabago for our own improvement and for God above. Okay? So hanggang sa Lunes, magkita't magkadinigan tayo. Ako po sa Tony Clay Castro. Nagpapalalang, huwag tulugan ang iyong karapatan. Mga kasama, samahan natin uli ang ating nag-iisang abogada ng bayan sa susunod na linggo. Happy Easter, everyone. Advance Happy Easter. And have a blessed Holy Week sa ating lahat. Ingat po tayo sa biyahe, ha? Ako naman po ang inyong lingkod, Radyo Man Ron Marcelino.